This is not the typical video na napapanood mo sa YouTube kung paano makaiwas o paano hindi malugi ang negosyo mo. On this video, hindi ko nasasabihin sa'yo na ingatan mo yung mga kliyente mo o mahalin mo yung negosyo mo o kaya naman ay galingan mo yung pagbebenta ng produkto mo. Hindi ko nasasabihin yung mga bagay na yun kasi alam kong bilang isang seryosong nagne-negosyo o nagsisimula sa pagne-negosyo, alam kong gagawin mo na yun. Today, I will share to you kung paano ka matutulungan ng CVP analysis or cost volume profit analysis at break-even point para makaiwas ka sa pagkalugi sa negosyo mo. On the succeeding parts of this series, i-share ko rin sa'yo kung paano nga ba yung tamang pag-atake when it comes to your marketing campaigns. Kailan mo kailangang gamitin ang below-the-line techniques or yung BTL at ang above-the-line techniques or yung tinatawag natin ATL depende sa scope at purpose ng marketing campaign mo. Pati na rin ang menu and pricing strategy and probably general discussion on cost control and inventory management. Pag-uusapan din natin yung mga bagay na yan dito sa series na to at marami pang iba. Tandaan mo, gaya ng nakakalimutan ng marami, hindi lang benta ang nagiging cost o maaaring maging cost ng pagkalugi ng isang negosyo. Please stay until the end of this video para matutunan mo kung paano nga bang i-compute ang BEP or break-even point and do the CVP analysis. Kung interesado ka, just keep on watching. So ano nga ba yung break-even point at yung cost-volume profit analysis? Kailan ka nito matutulungan at bakit kailangan mong ma-identify ang break-even point mo? Yung break-even point, guys, ito yung punto kung saan ang kumpanya mo ay hindi lugi at hindi rin naman kumikita. Very critical tong point na to kasi ito yung point kung saan, kumbaga, isang hakbang mo lang. It's either mamamatay ka o mabubuhay ka. Ganun siyang kakritical. One step forward and you're good and one step backward and you're out. Basically guys, yung CVP analysis, ginagamit natin yun para makita natin yung epekto ng cost o yung mga gastusin natin at ng dami ng naibenta natin doon sa kung ano at magkano ba yung posibleng kitain ng iyong negosyo. Rule number one guys, know your numbers. Kailangan alam mo kung ano yung limitasyon mo. Halimbawa, meron kang lechon manok business. Kailangan, alam mo kung ilang pirasong manok yung kailangan mong maibenta para hindi ka malugi. That way, alam mo kung ano yung limit mo. And magagawan mo ng paraan na makahabol just in case na behind ka sa target or limit mo. I like calling the break-even point as the yellow traffic light. Kasi ito yung nagbibigay sa'yo ng signal. Kumbaga kung go, kasi kumita ka, go pa rin ang negosyo, and stop na kasi lugi ka na. Halimbawa, there is 1 week to go bago mag-end of the month. Ngayon, halimbawa rin, hindi mo alam na 30 pieces ng chicken yung break-even point mo. Ito, again, ito yung punto kung saan hindi ka lugi, hindi ka rin kumita, okay? Tabla lang, kumbaga bawi mo lang yung mga gastos mo. Okay, wala kang kinita dito sa punto na to. Kung hindi mo alam yung BEP mo, walang magbibigay sa'yo ng signal, kumbaga, na, oh, 1 week na lang, kailangan mong humabol kasi 15 the chicken pa lang yung naibebenta mo. Ang hirap, di ba, pag hindi mo alam yung break-even point mo, kasi nandun ka sa punto na para bang naghihintay ka lang na kung sino yung dadating para bumili sa'yo, and hindi ka napupush kasi hindi mo alam talaga kung ano yung limit mo, kung ilan ba talaga yung kailangan mo at the very least na maibenta para hindi ka
malugi. Whereas, kung titignan mo, kung alam mo yung BEP mo at alam mo na 1 week to go at end of the month na, tapos sabi mo kanina 15 pa lang yung naibebenta mo, so kulang ka pa ng kalahati. Kung alam mo na at least 30 yung kailangan mong ibenta, then mapupush ka kasi alam mo na yung limit mo ay 30. So sabi mo sa sarili mo ngayon, teka lang, may isang linggo pa ako, gagawa ako ng promo para mahabol ko kahit man lang yung puhunan ko. Kailangan ko pang makabenta ng 15 na chicken bago magtapos yung buwan. Kuha niyo ba yung punto ko, guys? Kung bakit ko gustong i-reiterate at the very beginning. Kaya ito yung unang-una kong ginawang content tungkol dito sa series na to. Kasi ganun kahalaga na alam mo yung limits mo. Ganun kahalaga na alam mo kung ano yung target mo, yung numbers mo. Kasi kung hindi mo alam yung limit mo at all, hala, edi naghihintay ka lang dyan sa wala, diba? Walang kumakalabit sa'yo na, hoy, ano na, diba? Isang linggo na lang, wala ka bang gagawin? Okay guys, so gusto kong bigyan kayo ng isang simpleng example kung paano ba natin gagawin yung CVP analysis by computing your break-even point. Pero bago ang lahat, meron muna tayong mga disclaimers. Hindi po ako accountant, that's why I always encourage you guys to hire a professional kung sakali man na hindi kayo confident sa paggawa ng mga particular parts ng business ninyo, especially yung mga numbers and legalities, ganyan, diba? So, I encourage you to hire a professional to keep you on track dun sa inyong ginagawa sa business nyo. And also, I tried to explain this as simple as I can para mas maunawaan ninyo. I intended not to give complex or complicated examples kasi baka imbis na may maibahagi ako sa inyong information, eh mas maguluhan lang kayo. So, that's why simple and easy to understand yung gusto kong mga ibigay na example sa inyo. Okay guys, start na tayo. Bali, dito sa screen makikita nyo yung sample natin ng cost volume profit analysis. So, ipapakita ko sa inyo dito kung paano natin i-compute yung break-even point natin para makita natin kung ano yung epekto ng ating cost at volume ng benta dun sa pwedeng kitain ng kumpanya natin. So, here, I will show you an example. So, first, ang kailangan nating i-compute is itong contribution margin natin. So, sa contribution margin, ito yung ating formula. So, sales per unit minus variable cost. So, yung sales per unit natin, ito yung ating selling price. So, halimbawa, dun sa ating sample company na Yummy Roasted Chicken, so yung lechong manok natin. So halimbawa, ang isang piraso ng roasted chicken ay 300 pesos. So ilagay natin dyan. So yun yung selling price natin per unit. So halimbawa naman, dyan sa 300 pesos na yan, syempre may gastos tayo dyan, may puhunan tayo. Halimbawa, yung variable cost natin, total niyan is 150, for example. Kasama na dyan yung ingredients mo sa chicken, yung manpower mo, yung utilities mo. Yan. So, kasama na yan dyan lahat-lahat. So, for example, 150 pesos yung ating total variable cost. So, this will give us a contribution margin of 150 pesos. So, ayan. Ito yung mga una natin kukumputin, guys, ha? Yung contribution margin, ito. Tapos, yung pangalawa is this one, the CM ratio. Now, sa CM ratio naman, ang ating formula would be contribution margin divided by sales per unit. Okay? So, dito, nag-carry over na yung CM, which is itong 150 natin dito. So, yan na siya. That is our contribution margin. I-divide natin siya dun sa sales per unit, which is yung 300 pesos natin. So, that will give us a CM ratio of 0.5
So, by definition, guys, by definition, yung CM ratio, ito yung nag-i-indicate sa atin ng percentage ng bawat unit ng sales, or meaning bawat piso, okay? Ito yung nag-i-indicate ng percentage ng bawat piso that will cover yung mga fixed costs and profit ng ating negosyo o ng ating kumpanya. Okay? So that is the CM ratio that gave us 0.5 for the CM ratio. Now, yung pangatlo natin kailangang compute-in ay yung total fixed cost natin. So yung total fixed cost, ito yung mga gastusin natin na hindi nababago ang amount, okay? So, hindi natin to natitipid, ganyan, so para bumaba yung cost, kagaya ng variable cost. Kasi ang variable cost, yan yung mga expenses natin na nagbabari, nagbabago, kaya nga siya variable cost. So, halimbawa, gusto mong makatipid sa kuryente, so titipirin nyo yung electricity nyo. Pagka walang guest, papatayin nyo yung aircon, halimbawa, diba? So, para makatipid, pag lean season, hindi masyadong madami yung mga servers na papasok sa'yo. For example, yung mga ganon, para makatipid tayo at mapababa natin yung cost. So, sa fixed cost, ito, hindi to natitipid. Ito yung mga cost natin o gastusin natin na as is yan, kung magkano, halimbawa renta, diba, yung mga insurances natin, fixed yung amount yan, hindi yan magbabago. So yan, kailangan din natin ma-identify yung total natin na fixed cost. Halimbawa sa renta natin, for example, meron tayong renta, for example, na 3,000 pesos monthly, tapos meron tayo halimbawa binabayarang insurance, halimbawa, tapos meron din tayong loan na binabayaran, for example, kasi nangutang ka sa banko para makasimula dito sa negosyo mo. So, meron kang 1.5 na binabayaran for your insurance. So, meron tayong total dito ngayon na 6,500 for the fixed cost. Okay, so punta ngayon tayo dito sa break-even point. Meron tayong dalawang paraan. So, yung isa is yung per unit. O, dito natin malalaman kung ilang piraso ng chicken, roasted chicken, yung kailangan mo maibenta para sa iyong break-even point. And yung isa naman is monetary value. In peso naman to. Yung isa per piece, ito per piece, ito per sa in peso, okay, in peso value. Okay, so dito naman sa break even point natin, kunin mo yung total na fixed cost. So ang fixed cost natin is 6,500 mula dito, 'di ba? Tapos ngayon, i-divide mo yan ngayon sa iyong CM or yung contribution margin, which is itong 150. Okay? So, 6.5 divided by 150, that will give you 43. Okay? So, ibig sabihin, 43 na manok yung kailangan mong maibenta para maka-break even ka. Okay? So, lipat naman tayo dito sa pangalawa, which is yung monetary value naman. Okay? So, dito, lagay mo ulit yung fixed cost mo, which is 6.5. Tapos, i-divide mo siya sa CM ratio naman. So, ito naman yung 0.5 na kinumpute natin kanina. Okay, so 0.5, and that will give you 13,000 pesos. So, meaning 13,000 pesos worth yung kailangan mong maibenta na roasted chicken on this example para maka-break even ka. So, dalawa yan. It's either per unit na maibibenta mo, which is 43 pieces of chicken, or 13,000 peso worth of chicken. Okay? Okay, so there you go, guys. That's how we compute our break-even point. At para ma-analyze natin, magamit natin yon para ma-analyze natin kung paano nga ba maapektuhan ng cost natin o yung mga expenses at yung dami ng benta natin sa kung ano yung posibleng kitain ng ating negosyo. So, napaka-importante na alam natin yung limits natin, alam natin yung numbers
yung break-even point natin para at least meron tayong warnings, di ba? Meron tayong signal kung saan alam natin kung ano yung point kung saan critical yung lagay natin, di ba? So, para at least, kung alam mo yung limit mo, mas magpuporsige ka na doblehin yung trabaho para ma-hit mo yung targets mo by the end of the month. Diba? So, para makasiguro tayo na meron tayong kikitain at hindi tayo yung lost at hindi natin alam na, ay, malulugi na pala ako. Diba? So, at least kung alam mo yung limits mo, makakaiwas ka. Okay? Sa pagkalugi. Sana nakatulong at nagustuhan niyo ulit itong video na to. And kung nakatulong sa inyo, please do not forget to like this video and share it to your friends or family. And please do not forget to subscribe to my channel. For more videos para makaiwas sa pagkalugi sa inyong negosyo, abangan niyo yung mga susunod pa nating videos. See you again on my next one. Bye!